Matagpuan pa kaya muli ni Nicole ang sarili pagkatapos ng humigit kumulang isang taon sa piling ni Danielle? Tara na, saad niya. Nagpauna na siyang maglakad pero hinagip nito ang kamay niya. Sapat ang kontak na yon para mabilis siyang tumigil. Hinikit niya pabalik ang kamay na tila ayaw pakawala ng binata. May kinuha ito sa bulsa. Gusto kong isuot mo to. Binitiwan nito ang kamay niya para buksan ang hawak na kaheta at ipakita ang laman sa kanya. Naalala niyang bigla ang sinabi ni Angie. Papayag ba siyang maging katulad ng ibang babae ni Danielle na binibili ng alahas? Wika niya sa sarili. Hindi na siguro kailangan. Maghihiwalay din naman tayo. Tanggi ng dalaga. Iniangat niya ang paningin mula sa singsing patungo sa mga mata nito. Akin na ang kamay mo. Muling wika ni Danielle. Parang di narinig ang sinabi niya. Mabilis nitong hinagip ang kanang kamay niya. Napasinghap si Nicole nang mahagip ng malamlam na ilaw sa sala ang barto ng singsing. Hindi pa siya nakapagsuot ng kahit na anong alahas. Relo lang ang mayroon siya. At maging yun ay napakamura para ikumpara sa regalo ni Danielle. Waring natuwa ito sa reaksyon niya. Nahalata ng lalaki na nagustuhan niya ang pinili nitong singsing. Binawi niya ang kamay at tumingin uli rito. Pwede na siguro tayong umalis. Malamig na sabi ni Nicole. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? May ngiti na naglalaro sa mga labi ng binata. Salamat. Mabilis na sagot niya. Pero alam nating pareho na pagbabayaran ko lahat ng ibinibigay mo. Sukat doon ay kinabig nito ang baywang niya. Hindi siya nakahuma nang siilin siya nito ng isang mapusok na halik. Kaagad itong tumigil pero hindi inalis ang yakap sa kanya. At napakalapit pa rin ang mukha nito nang magsalita. Ganun ba? Pwes, bayad ka na sa singsing. Pag-iisipan ko kung mamaya na kita sisingilin sa damit. Matingkad ang kulay ng mukha ni Danielle. Kung kanina ay blanco ang expression nun, ngayon ay parang pinipigil nito ang galit. Danielle, namumutlang usal niya. Mahuhuli na tayo. Saad nito at hinawakan na siya sa siko. Pakiramdam ni Nicole ay gusto siyang kaladkari ng binata palabas ng bahay. Naiilang siya sa katahimikang naghahari buong panahong sakay sila ng kotse nito. Tingin niya ay tiimbagang ang binata habang nagmamaneho. Napalunok ang dalaga. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya nang di na makatiis. Sa engagement party natin. Paano ba yan? Bigay ko rin sa iyo yun. Bahagiya siyang nilingon nito. Paano mo ako babayaran sa ginastos ko dito? Ibinalik na nito ang atensyon sa daan. Danielle, naisip ko na kung anong gusto kong bayad para sa damit na suot mo. Huhubarin ko na lang sa'yo mamaya pag dalawa na lang tayo sa silid mo. Tila pananakot nito. Pumatak ang luha ni Nicole. Hindi siya makahinga sa paghikbi. Talagang natatakot siya sa lamig ng tinig ni Danielle. Nagulat pa siya nang biglang itabi ng binata ang sasakyan. I'm sorry, hindi ko sinasadyang galitin ka. Wika ni Nicole habang patuloy sa pagpatak ang mga luha. Marahas siyang kinabig ni Danielle para yakapin. Nanlaban siya. Abot-abot ang tibok ng puso niya. Gusto niyang sumigaw pero tila may busal ang bibig niya. Lalo siyang nahirapang huminga. Shh, calm down, sweetheart. I'm sorry too. I didn't mean to scare you. Samo nito sa buhok niya. Nangihinang itinigil niya ang ginagawang pagbayo sa dibdib nito. Sakalang nagkaroon ng tunog ang pag-iyak niya. Sakalang lumuwag ang kanyang paghinga. Hindi mo ba nakikita? We can't marry each other. Hindi tayo magkasundo. Umiiyak na wika na din ni Nicole. Kumuha ito ng panyo at marahang tinuyo ang mga pisngi niya. I don't mind. We'll just kiss and make up. Umiling siya. Pinilit kumala sa hawak nito. Hinayaan siya ng binata pero para lang hawakan ang mga balikat niya at iangat ang kanyang mukha. May init na hatid ang kamay nito sa balat niya. Napilitan siyang tumingin dito. Ihatid mo na ako pa uwi. May iintindihan ang mga bisita mo kung hindi ako darating. Aniya sa nakikiusap na tinig. Bisita natin sila Nicole at pupunta tayo sa party. Matutuloy ang kasal. You will marry me. Itinin nito ang huling apat na salita. Beloved guest, let's congratulate and wish the handsome bridegroom to be Mr. Danielle Aguilar and his future wife Nicole Salazar a very happy ever after.
Parang nag-dry run at binigyan ng instruction ang mga bisita na tumayo at tumigil sa ginagawa pagdating nila. Nagpalakpakan ang mga ito, maging ang mga nasa dance floor ay huminto sa mabagal na pagsasayaw. Bigla rin nawala ang tugtog. Halos mabingi si Nicole sa palakpakan. Parang ayaw tumigil ng mga nasa paligid. Mama, narinig niyang sabi ni Danielle. Meet Nicole, my beautiful bride-to-be. Nicole, ang pinakamamahal kong ina. Nakangiti na wika ng binata. Ikinagagal akong makilala ka, Nicole, sabi ng babae. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Niyakap siya nito at bumulong. Mahalin mo ang anak ko, Iha. Kinakabahang lumipad ang tingin niya kay Danielle. Nang pakawalan siya ng matanda. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa ginang. Mabait ang mga mata nito. Tila naluluha. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Narinig kaya ni Danielle ang hiniling ng ina nito? Bulong niya sa sarili. Matinis na ngayon ang ingay na nanggagaling sa karamihan. Tunog yun ng tinidor o kutsara na marahang ipinapalo sa kopita. Tradisyon, saad ng ginang. Kailangan mo siyang halikan, iho. Nakangiting dugtong nito. Naghihintay lang talaga ako ng dahilan para magawa yon. Nang hindi pinapahiya ang sarili ko. Sagot nito sa ina bago siya mabilis na hinapit. Ito na siguro ang pinakamahabang araw ng buhay ni Nicole. Mula nang magising siya kaninang umaga hanggang sa maghanda siya para sa kasal nila ni Danielle kaninang alas 5, kulang na lang ay hilahin ni Nicole ang oras. Ikinasal sila sa opisina ng West na kaibigan ng pamilya nito. Hiniling niya sa lalaki ng gabi ng kanilang engagement na wag nang maghanda ng araw ng kanilang kasal. Tutal, rason niya, naimbitahan na lahat ng bisita. Wala siyang ibang kakilala. Walang importanteng dadalo sa partido niya. At least, wala siyang maisip na nanaisin niyang maging bahagi ng pagpapanggap na yon. Ipinakausap niya dito na kung maaari ay tumuloy sila sa bahay ng kanyang lolo pagkatapos ng kasal. Ayon kay Attorney Cruz, ang abogado ni Don Tomas, matagal pa bago bumalik ang matanda. Iniisip ni Nicole na ayaw siyang makasama nito sa nag-iisang bubong. Marahil ay nakikita nito ang mama niya sa kanya. Nakahinga si Nicole ng maluwag nang pumayag kaagad si Danielle. Pagbibigyan kita sa gusto mo dahil biglaan tong kasal at hindi ko pa naihanda ang titirhan natin. Isa pa, iniisip ko na mas okay sa'yo kung magkasama tayong pipili ng bahay. Saad nito. Hindi mo na kailangang humanap ng bahay para sa'kin. Mahinahong saad ni Nicole. Pero gusto ko, huwag kang mag-alala, hindi ko yung sisingilin sa'yo. Parang naigtingan ang mga kalamnan ng asawa niya sa muka dahil sa kanyang pagtanggi. Pinigil niyang sumagot. Baka kung saan uli mauwi kung magtatalo sila. Pagkagaling natin sa honeymoon, maghahanap tayo ng bahay o magpapagawa. Patuloy ni Danielle. Honeymoon? Kinakabahang tanong ni Nicole. Itinigil nito ang kotse sa harap ng bahay ng kanyang lolo at tumitig sa kanya. Siyempre, may honeymoon. Ikakasal tayo dito. Yun talaga ang pinananabigan ng mga lalaki. At least ng mga kagaya ko na marunong maghintay. Hindi niya alam kung paano nito nakukuhang magbiro. Saan? That's the depressing part, sweetheart. Hindi ako pwedeng lumabas ng bansa ngayon. Napakarami kong trabaho. And I doubt it, you'll appreciate the effort. Kagagaling mo lang din sa mahabang biyahe. Hindi tayo makakalayo. Saan ba pwede? Baguio, Zambales o Palawan? Ikaw ang bahala. Nag-iwas si Nicole ng tingin. Wala naman akong alam sa mga lugar dito. Yung pinakamalapit na lang. Pilit niyang itinatago ang panginginig ng boses. Then, sa Zambales tayo. Napansin niyang ngumiti ang binata nang di niya mapigil na tumingin muli sa dako nito. Lumabas na ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Narinig niyang bumukas ang pinto ng banyo sa kanyang silid. Iniluwanan si Danielle. Tinutuyo nito ng puting tuwalya ang itim na buhok. Napalunok si Nicole nang mas napagmasdan ang katawan ng lalaki na asawa na niya ngayon. Sa suot na puting t-shirt at boxer shorts, parang lalong lumaki yon. Nag-iwas siya ng tingin. Nagugutom ka na ba? Tanong nito. Ikaw, salag niya. Mas mabuting kumain kaysa hintayin ang kinatatakutan niya. Mag-aalas 7 na. Sige, kumain na tayo. Magbabanyo lang ako para makapagbihis at sasabihan ko na si Aling Josie. Iwas ni Nicole.
Hinagip niya ang bathrobe at nagtungo na sa bathroom na pinanggalingan nito. Nasa library lang ako, paalam nito at lumabas na ng silid. Sakalan niya pinakawalan ang pinipigil na buntong hininga. Pagkatapos ng hapunan, nauna siyang bumalik sa kanyang kwarto. Gulong-gulo ang loob niya para tangkain pang mag-isip. Mechanical ang kilos na nagsipilyo si Nicole. Naghilamos, nagsuklay ng buhok sa harap ng salamin at nahiga. Parang pagod na pagod siya. Narinig niyang lumapat ang pinto, madilim ang kwarto. Sadyang hindi niya binuhay ang bedside lamp. Nicole, tawag ng asawa. Hanggang dibdib ang kumot na nakatabing sa kanya. Air conditions ang silid, kaya baliwala ang hatid na init nun. Gising pa ako, sagot niya. Naramdaman niyang naupo ito sa kama. Bago maghapunan ay nagpalit ito ng damit. Ang mga gamit nito ay nasa blue room, isa sa male guest rooms. Doon inihatid ng katulong pagdating nila kanina. Sana lang doon matulog ang lalaking ito. Pero parang malabo. Hindi ba't sa kwarto pa mismo niya ito naligo kahit may banyo rin ang silid nito? Wika niya sa sarili. Narinig ni Nicole na binuhay ni Danielle ang night lamp. Bahagyang nagliwanag ang silid dahil sa mapusyaw na ilaw na dulot nun. Napilitan siyang bumangon at maupo sa kama. Humarap siya rito bagaman tumangging tingnan ito sa mga mata. Nakaroba lamang si Danielle. Kung gayon ay galing ito sa blue room, may suot kaya ito sa ilalim nun? Namula siya sa iniisip. Huminga ito ng malalim at napaangat dito ang kanyang tingin. Nahuli niya ang mga mata nito. Nakatitig ang asawa sa kanyang dibdib na natatakpan lamang ng matipis na nightdress. Parang gusto niyang itakip doon ang mga braso niya. Nagtagi sa mga ngipin niya. Pakiramdam niya ay sumikip bigla ang malaking silid. Nanginig siya nang lumapit ito at kinalas ang buhol ng kanyang pantulog. Hinaplos ng palad nito ang makinis niyang balikat. Napalunok bigla si Nicole. Pagod ka ba? Tanong ni Danielle. Nakapikit siya, nakatungo, natatakot sa susunod nitong gagawin. Pinilit niyang tumunghay rito. Oo, kaya gusto ko nang matulog. If okay lang, bumalik ka na sa kwarto mo. Umaasang pakiusap ni Nicole. Nahihiyang itinaas niya ang bahagi ng pantulog. Muli niyang iniiwas ang mga mata sa lalaki. Pero hindi okay sa akin, Nicole. Mag-asawa tayo at dito ako matutulog sa tabi mo. Kinalas nito ang natitirang buhol ng suot niya at napilitan siyang itaas ang isa pang kamay upang takpan ang kanyang katawan. Please, Danielle. Bukod doon ay wala na siyang masabi. Pinatay na nito ang ilaw at inihiga siya sa kama. Tinalikuran niya ito. Pero muli siyang hinarap nito. Nagsumiksik siya sa kabilang bahagi ng kama. Palayo rito. Naramdaman niyang hinubad ni Danielle ang roba nito. Iniumang nito ang isang kamay para hagipin siya. Huwag! Impit na sigaw ni Nicole. Saglit itong tumigil sa pagkilo sa tabi niya. Bumuntong hininga ang binata. Is this a game, Nicole? Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang alam. Nakatagilid ito at gayon din siya. Itinukod nito ang isang siko at iniyuko ang ulo upang abutin ang bibig niya. Hanggang sa yakapin siya nito. Pero naligas ang buo niyang katawan. Para siyang nagyelo sa mga bisig nito. Binalot ng di maipaliwanag na takot ang puso niya. Tumigil ang asawa sa paghalik sa kanya. At bahagya itong lumayo. Anong problema? Ilang beses na kitang nahalikan at hindi ganito ang tugon mo sa akin. Kailangan mo akong tulungan. Hawakan mo ko. Yakapin mo ko gaya nung hindi ko kaya. Anas ni Nicole. Nagawa mo na dati. Parang tumigas ang tinig ni Danielle nang mapag-isip ang sinabi. And we've kissed and touched before this. Parang nagbara ang lalamunan ni Nicole. Nanlalamig siya, nagpapawis sa mga kamay. Hindi niya maaninag ang ekspresyon nito sa madilim na silid. Natatakot siya na baka mapasigaw na siya kapag hinawakan siya uli nito. Naramdaman niya kumilos itong muli at hinalagan siyang muli. Hindi ko kaya, Danielle. Itinulak niya ito. Please, hindi ko alam ang gagawin. I'm sorry. Bumangon na siya at umupo sa kama. Hinigit niya ang kumot at itinapi yun sa sarili. Mabilis itong kumilos sa tabi niya. Pinulot nito sa sahigang roba pagkatapos ay isinuot yun. Ilang segundo na wala itong kibo habang nakatingin sa kanya sa dilim. Ipaliwanag mong sinabi mo. Utos nito pagkaraan. Mahirap bang intindihin? Hindi kita matutulungan.
Kung sakali ito ang unang beses na gagawin ko to, wala akong alam, Daniel. Seryoso na wika ni Nicole. Umalis ito sa kama, binuhay nito ang ilaw sa bedside table at tumayo sa harap niya. Nakita nitong nanginginig ang buo niyang katawan. For goodness sake, Nicole, calm down. Hindi kita aanuhin. Isinubsob niya ang mukha sa dalawang palad at iniyak ang takot na nararamdaman. Narinig niya ang marahas nitong mga yabag at ang pagbagsak ng pinto. Napahagulhol siya na mapagtantong nilisan na nito ang silid. Hindi niya alam kung umiiyak siya dahil sa takot na nasa dibdib pa rin o dahil tinalikuran siya ni Daniel. Naampat bigla ang luha sa mga mata niya nang pumihit ang seradura at pumasok sa silid ang asawa. May dala itong baso na may lamang likido. Iniabot nito yun sa kanya. Nasabi mo na sa akin na hindi ka umiinom, pero champagne lang yan. If I were in a celebratory mood, sasamahan kita uminom. After all, it is our wedding night. Tinanggap niya ito. Kung magagawa ng rason na yon ng inumin na lasingin siya para matakasan ang gabing ito, she would gladly drink it. Parang gusto siyang pigilan ni Daniel nang tunggain niya yon. Napaubos si Nicole sa mapait-pait na lasa noon pagkatapos. Ipinaba niya ang baso sa sahig. Okay na ako. Ayos lang kung gusto mong may mangyari sa atin. Ikaw ang bahala. Saad ni Nicole. Napabuga ng hangin ang asawa. Sa sinabi mo, gusto kitang sakalin. Gusto? Salita ba yan ng disenteng babae? You've been contradicting yourself from day one. Galit na wika ni Daniel. Well, pasensya ka na. Hindi ako dito lumaki. I don't know the right words. So ano? Shall I lie back and think of... Shut up! Before I really hit you. Warning nito. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. Hindi ako man lalaban. Walang lakas na patuloy niya. Hindi mo talaga alam kung kailan dapat tumigil. Sinisubukan mo ba talaga ang pasensya ko, Nicole? Parang tranquilizer ang epekto ng alcohol sa sistema niya. Tila nilamon nun ang takot na nararamdaman ni Nicole kanina. May mangyayari kayang honeymoon sa pagitan ni Nicole at Daniel? Paano na ang samahan nila ngayong bilang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.